Regular. Tingnan mo itong panawagan nila, paulit-ulit lang. Paulit-ulit na panawagan. Nga. Tingnan mo ha. Wala na nga social distancing itong mga to, ha? Huwag ka muna mahulog dyan. Ulitin natin. Para maganda yung pagkakat ng mga nag-upload uli nito. In-upload kasi eh. Wala ka na nga makitang social distancing dito. Kita mo? Okay? Wala ka na makitang social distancing dyan. Siksika na nga yan. Nilangaw pa. Kawawa naman to, di ba? Isipin nyo na lang. Sasabihin nyo iba, oh, madami na yan. Okay ka lang? Yan ay nagre-reklamo kay Presidente. Yan ay yung mga madadaldal. Iba pa dyan, bayad. Oh, hindi naman lahat dyan, di ba? Marami nagsabi na bayad naman talaga ibang nag-rally dyan. Oh, yan na yun. Tapos, hindi pa sumusunod sa social distancing. Dito ka maiinis. Oh, nagagalit sila doon sa mayor kanina. Doon sa may... Saan ba yun? Saan nakalimutan ko na yung mayor na nag-duwatlo na yan? Nagagalit sila doon kasi daw, walang social distancing yun. Pero ang lalayo ng mga tao. Tumatakbo pa nga eh. Oh, di ba? Tumatakbo pa nga. Layo-layo nila doon. Nagagalit sila. Pero dito, bakit pinayagan ng mayor? Oy, wag niyo inaani yung mayor dyan. Magagalit na naman ibang vlogger dyan. Iyak na naman. Mayor namin, inaway niyo. Inaway niyo yung mayor namin. Sinisiraan niyo yung mayor namin. Bakit kaya pinayagan ng mayor to? Regularisasyon sa trabaho. Kontra-terorismo. Ayuda sa mga nasala... Paulit-ulit na lang kontra-seleksyon ng trabaho. Paulit-ulit yun na lang yan. Pwede ba i-push yun na lang sa social media? Paulit-ulit kayo? Kanta. Free mass testing. Pagtigil sa pagpatay at marami pang iba. Yan ang mga panawagan ng iba't ibang grupo sa kanilang kilos protesta sa Mendiola, Maynila. Ngayong internet... Ay! Saan daw? Saan daw yon? Saan daw? Saan daw nag-party sila? Saan sila nag-rally-rally? Sa Mendiola, sa Maynila? Bakit kayo pinayagan? Pwede na bang mag-rally? Ha? Boys, bakli. Pwede na bang mag-rally? Pwede na bang magtipon-tipon ng ganyang kadami at inaalaw kayo ng mayor dyan? Bakit? Bakit? Sige nga, pakipaliwanag, mayor. Oy! Huwag mong sinisiraan si Mayor Isko. Sinisiraan mo na naman si Mayor Isko. Galit na naman yung vlogger na magbagiyak-giyak na naman siya. Pero hindi mo mag-vlog. Sinisiraan yung mayor namin. National Human Rights Day. Binatikos din ang Administrasyong Duterte na mga grupong hindi nagpatinag sa ulan. Nasa pandemya tayo. Oh. Ay. Brad, alam mo palang nasa pandemya tayo, pero nagsiksiksikan kayo dyan. Ano tawag mo dyan? Wag mo sabihin, hindi kayo nagkakapalitan ng laway dyan. Sa panahon na malubha yung economic crisis, yung karapatan ay nasisikil, no? Sa mahigit 4 na taon ng Duterte administration, ngayon ang pinakamalalang black eye para sa human rights. Kabilang... Laks naman. Human rights. Kayo ang hindi sumusunod sa human rights. Human rights ng mga tao na mahahawa ng mga pamilya niya, mga yan. Ah, hindi kayo sumusunod. O, sige, pag-uwi ninyo, sama-sama kayo. Rocky, baka, huwag matakot. O, detalsika ni mga laway. O, kahit ba may ano yan, may merong ano, sandali, kunwari, may mask ako. Rocky, baka, tumatalsik pa din yan. Tapos nadali nyo sa bahay ninyo. Oh, anong tawag mo doon? Yun ang hindi sumusunod sa human rights, karapatan ng iba na magkaroon ng healthy na pamamahay kasi kayo nagsama-sama kayo diyan. Oh, di ba? Tapos, bakit pinapayagan niya ng mayor? Bakit? 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 Sige nga, unity, baka unity, kailangan natin ng unity, unity. Huwag kayo magagalit, sasabihin na naman niya, huwag niyo sinisiraan si mayor. Ay, sinisiraan. Black propaganda kay Mayor. Din sa mga iprinotesta ay ang red tagging umano ng gobyerno at kakulangan daw sa pagtugon ngayong pandemya. After 9 months, saka pa lang na-realize ng presidente na mahalaga pala yung testing at saka yung swab. Dapat... tingnan nyo na, di ba? Nag-trending yan. Tapos yan ang buhang bibig niya ngayon. Halatang sila yun eh. Halatang sila yung...
may mga alam niyo na mga call texter o call Twitter ganun. Siguro ang Pilipinas mag-develop din ng kapasidad na mag-manufacture ng vaccine, ng gamot para naman hindi tayo laging nakaasa. Eh bakit di mo sabihin sa mga gumagawang gamot ng Pilipinas? Akala mo kasi madali. Ito, akala mo madali magastos mag-develop ng vaccine. Eh wala naman nung mayayamang mga pharmaceutical dito eh. Anong gusto mo? Akala mo madali, makapagsalita ka. Eh ikaw mag-develop ng isa mo. Mag-develop ka. Ako nga wala akong may develop eh. Hindi ako makadevelop sa ibang mga kababaihan. Sa dayuan at nahuhuli. Pero tila nakalimot na ang mga nagprotesta sa pagpapatupad ng health Oy, wag mong sabihin yan, reporter ka, magagalit sila. Wag mong sabihin yan kasi sasabihin ng... Ay, bakit si Mananita? Bakit si Sinas? Yala kalam na mga hinayupak na yan. Calls. Dikit-dikit na sila. Oh, tingnan mo. Oh, yan oh. Anong tawag mo dyan? Sige nga ho. Oh, tingnan mo. Tingnan mo yung babae na naka-itim. Nakita niyo yun? Hindi pa nakasuot ng tamang mask. Oh, sige nga ho. Mayor Isko. Hello? Mayor Isko. Busy ka sa work? Kasi sabi mo yun eh. Sorry ah. Yun naman talaga sabi niya eh. Busy siya sa work, sabi niya. Busy daw siya sa work dahil may pandemya tayo. Kaya medyo busy siya. Hindi niya tinutugunan yung mga tao. Mayor, pandemic ko ang nilalabag nito mga ito. Yung COVID ho ang nilalabag nila. Baka naman. Baka lang naman. Hindi ho. Love ko ho kayo ha. Idol ko kayo. Gusto ko kayo maging pangulo in the future. Pero Mayor, medyo may pagkukulang dito konti ha. Medyo. Tugon dito ng grupong bayan? May distansya naman eh. Very conscious naman tayo. May distansya yan? Hindi ka marunong tumingin? Bulag ka? Anong distansya pinagsasabi mo? Meron niyang hindi naka-mask eh. Protocols, naka-maskara, no? Nakasuot ano ng mga... Naka-maskara? Baka yung epigilong nyo naka-maskara? Walang mask yung iba dyan, oh. Face shield. Pero para sa mga otoridad, hindi na nakontrol ang mga tao. Hindi na-organize. Ayan ah. May social distancing daw yan. Okay? May social distancing daw yan. Sige nga ho. Sinong tangang maniniwala sa'yo? Ha? Mr. Nato. Yung totoo. Pakisagot ako. Sinong... Ikaw, kakilala kita. Kaya lang ayokong inaano ka eh. Binabastos ka. Pero pinagluloko mo naman kami sa social distancing. Anong tawag mo dyan? Pre, anong tawag mo dyan, pre? Social distancing pa rin yan? Are you something or are you that? Jobber the good book, bakit kaya di nila i-ask yung mga bayad sa kanila na imbis bayaran sila, gastos na lang sa pag-discover ng gamot sa COVID? Peace and love. Di ko po alam. Peace nang masyado ng organizer. Kasi pandemic ko ngayon. Iwasan. Eh sir, sagot lang nila dyan. Bakit si Sinas? Ano natin yung, yung magkadikit-dikit sila. Galit na galit sila doon kay Sinas, di ba? Pero nasa table yon, magkakalayo. Alam mo yon? Galit na galit sila doon. No? Sabihin na natin may mga distance ang isang tao tapos nandito. Wala naman nakadikit kay Sinas. Ang laki-laki ni Sinas eh. Di ba? So meron dito ang tao, walang tao dito, tapos may tao doon. Galit na sila. Eh doon, halos magpalit ng mukha yung mga animal na yan eh. Magpalitan na ng mukha pero wala silang reklamo. Ang plastic ng tawag ninyo, orakan kayo, orakan. Hindi po sponsor ng orakan to, okay? Kabilang din sa mga bumatiko sa Pangulo ngayong International Human Rights Day, ang dating chairperson ng Commission on Human Rights na si Etta Rosales. The palace wants to legitimize illegal. Kailan ba ito makapunta ng ibang bansa para matapos na yung pananali? Masyadong madaldal itong si Madam Etta Rosales. Acts. Extrajudicial killings are unlawful and are criminal. But if you legitimize illegal killings through the anti-terror law, then that makes it easy for him. He cannot be accused. Sagot ni Presidential Spokesperson Harry Roque, lahat naman daw ng Pangulo ay sinasabihan niya ng human rights advocates. Lahat naman daw ng Pangulo nirereklamo ninyo. The moment human rights organizations cease to castigate governments for their alleged violations of human rights is the time
when we have less effective human rights organizations. So talagang trabaho po yan ng mga human rights defenders to call attention of government.